Unboxing this 3.5mm lavalier microphone, which is a use for blogging and making videos or contents, of course. So itong na-order ko is yung may dalawang microphone and one audio receiver and my charger din siya, which is type C. And meron siyang kasamang manual instruction pero din na natin binabasa. So ito yung pinaka audio receiver niya and ganyan yung saksakan niya na 3.5mm na isasaksak mo mismo dun sa saksakan ng earphone ng cellphone mo. Ito na yung microphone niya, dalawa siya. At ngayon ay tra-try ko na nga kung may automatic noise cancellation nga ba talaga siya. So, this is my voice na wala akong suot na microphone and kaharap ko mismo yung electric fan. So, hello guys! So, itetesting ko yung microphone na bagong bili ko. Hello, mic test. So, ito yung boses ko. Nakaharap ko si electric fan. Kita nyo yan? So, ayun, nakatutok yung electric fan sa akin. Itatry ko ngayong itong microphone na nabili ko kung may noise reduction nga ba. And try natin kapag sinuot itong hindi nakatutok sa aking bunganga. Meron din siyang clip, kaya i-clip mo lang siya. Oh wait, clip lang natin. So ayun, this is my voice na nakaklip lang yung microphone and hindi siya malapit sa aking bunganga. And nakatutok pa ako sa electric fan. So, by the way, ganito nga pala siya gamitin. Ayan, i-on ko muna and then isasaksak dito sa port na pinagsasaksakan mismo ng earphone kapag gagamit kang earphone. And then, titignan mo muna guys kung okay na ba makikita mo mismo dyan sa cellphone na meron yung sign na earphone. Ayan, sa touchscreen sa taas, makikita mo doon. And then after that, i-on ko naman itong microphone and kapag nagkulay green, ibig sabihin ready to use na silang dalawa kasi kulay green, ibig sabihin connected na sila sa isa't isa. This is only a quick review about the product that I buy, which is the K35 wireless lavalier microphone. So bagay na bagay ito sa mga content creator, sa mga gumagawa ng video, sa mga interview, bagay na bagay ang microphone na to. Kahit mura lang siya, pero napaka-good quality niya.